Mga kaibigan, welcome back. Ito pag-usapan na po natin na naging final game ni Kai Soto dito sa Japan B-League. Medyo nakakalungkot ito para sa pambato natin at syempre para sa atin na solid na sumusuporta sa kanya. Kasi unang-una mga kaibigan, 5 minuto lamang po siya naglaro dito sa do or die game nila dito sa Chiba Jets. Kaibigan, 2 points, 2 rebounds at nang dahil po sa isang turnover sa pambato natin na nauwi sa isang flagrant foul mula sa kanya, inilabas na ito ni Coach Kyle Meeling at hindi na talaga ipinasok hanggang matapos ang game. 96-91 ang final score mga kaibigan. Alam niyo po ba napansin ko dito sa game na ito, dito sa playoffs, at the same time kung may kukumpara natin ito dun sa mga unang games nila sa elimination, ang mapapansin talaga nating pagkakaiba ay talaga nagbago yung coaching ni Coach Kyle Meeling. At the same time yung mga players, eto especially talaga yung mga players dito, yung mga backcourt. Tama nga si Josh Bett, pinupunan na niya. Kahit dito sa live kanina, sinabi pa rin niya na ang problema talaga, biggest issue talaga ng team ng Hiroshima, yung problema nila, ay yung backcourt talaga, yung mga guards, mga kaibigan. Harry Blackshear wide open on the back door. Backcourt issues have been a problem for Hiroshima. Blackshear wide open on the back door. Backcourt issues have been a problem for Hiroshima. Yung mga girls na yan talaga mga kaibigan, dito sa game na ito pa lang mga kaibigan, napagbasayan natin. Eto, isipin po ninyo, kulang talaga ang bola sa kanila. Eto si Terashima, 14 shot attempts. Eto namang isa si Tsuji, 2 out of 10. Eto mga kaibigan, 10 tira, 24 tira na nagmula po dito sa gwardiya. Isawang pa dyan si Evans na 16 shot attempts. So mga kaibigan, masasabi talaga natin na kulang talaga yung bola. At talagang parang puro dos yung ano eh, mga guards niya eh. Wala talagang pure point guard talaga. Yes, nagkakasi syempre sa tagal na rin talaga na naglalaro doon sa loob. Pero kung papanoorin mo yung game, tama talaga si Josh Bett na eto nga sinabi niya ay ang problema po talaga ay yung backcourt ng Hiroshima. Talagang mga kaibigan, sayang hindi sila nagstick kung ano ang ginagawa nila nung elimination. Unselfish basketball. Pero nangyari dito, ngayon mga kaibigan sa playoffs, puro one-on-one talaga. Puro dribble pa. Napakalupit nito, deja vu mula kay Christopher Smith. Kaibigan, May 14 to ha. Eto makikita natin, second quarter. Isang fake lang, one dribble, 3-point shot. Yan. Replay natin mga kaibigan ha. Tingnan nyo pong mabuti yung quarter, yung player. Isa po at yung position doon sa 3-point line. Eto nangyari naman kinabukasan ngayong araw, May 15. Fake, one dribble, 3-point mga kaibigan. Second quarter din, etong malupit, isang player po ang gumawa. Parang inulit lang mga kaibigan, yun nangyari kahapon nung May 14. So yun, at least mga kaibigan, nagka-idea tayo. Talagang deja vu. Ngayon mga kaibigan, hinihiling ko po sana na mag-comment po kayo dyan sa baba dahil alam ko naman na kayo po talaga nakatutok, nakasubaybay sa mga games nila kay Soto. Eto, ano nga po ba naging problema ng Hiroshima o naging pagbabago kaya sila natalo dito sa playoffs? Habang nagko-comment kayo mga kaibigan, ito lang po sana ang masasabi ko talaga. Doon sa mga bumabatikos kay Kai, wala naman po siyang masamang ginawa sa inyo. Ang ginagawa po niya ngayon, ang ginagawa niya talaga, yung makakaya niya para makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Yun po sana ang maunawaan natin. Wala po siyang ginawang masama mga kaibigan. Mabait na bata, napaka-humble niya at napaka-humble ng pamilya niya. Ito mga kaibigan, masasabi ko talaga, supportahan po natin, kababayan po natin yan.